Yo, 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 yo! What's up, mga pidal? It's another PS episode for today. Andito na naman po tayo sa Mikay Bike Alangilan. And may papakita po tayo or bubuoin ngayong road bike. Ito po yung Tosic R-Type D. Yan, ito po yung aero na road bike na galing po sa Tosic. So after po natin siya mabuo, titingnan po natin at atin pong isa-isahin ang specs nito. So tingnan po natin at panoodin nyo po kung paano natin siya buuin. And after po natin siyang mabuo, atin pong try na isa-isahin yung mga pyesa or yung mga specs ng bike na ito. At ito po tayo sa Mikay Bike ngayon and atin po itong bubuin. Ito po yung R-Type D ng Tosic Aero Road Bike. Sige po mga pedal! Woohoo!
So ito na po mga kapedal, yung ating binuong R-Type D na Tosic. Ito po yung latest model nila. Bale, ang sinundan pong model nito ay naka-rim brakes pa. Ito pong model na ito, ito po yung bago ng Tosic. Atin lamang pong i-quick check kung ano po yung mga specs nitong bike na ito. Bale, mag-uumpisa po tayo dito sa mga drivetrain. Ang drivetrain po nito ay Senza Ignite. Yan, ito po ay 9-speed na. Napakaganda po nito. Tapos, ito po ay naka Senza Ignite na rin po ang RD. Yan, ito po yung kanyang RD. Then, ang kanya pong FD rin, ito po ay Senza Ignite, ito po ay naka-brace on na. So, ito din po ay naka-YBN na chain na 9-speed. Tapos, ang kanya pong kaset ay 1132 teeth. Yan, ito po ay 9-speed din. Tapos, ang kanya naman pong crankset, ito po ay Tosic branded, ito po ay Halotech na meron po siyang 50-34 teeth na chainring. Ang chainring po nito ay steel pa, pero napakaganda na po nitong upgrade dahil ito po ay naka-Halotech na. Tapos ang haba rin po ng kanyang crank arm, ito po ay 170mm. Dito naman po sa ating cockpit, ang kanya pong drop bar, ito po ay Tosic branded, ito po ay aero, na may sukat po na 400mm. Then ang kanya pong stem, ito po ay Tosic branded din, ito po ay 90mm naman. Bale, ang frame set po nito ay aluminum na, ito po ay internal cabling na napakaganda po, 48cm po ang frame na ito. Then ang color tone po niya is dark gray silver. Tapos meron po siya dito na logo na Tosic. Tapos dito po sa kanyang chainstay, meron po nakalagay na R-Type D. Ito po ay smooth weld na rin, napakaganda po ng welding niya. Yan, smooth weld po dito, ito po ay tapered head tube na. Then dito rin po sa kanyang seat post, yan, ito po ay aero. Yan, aero seat post. Then ito po ay meron na rin kasamang kanyang seat clamp. Then dito po sa kanyang seat stay, napakaganda rin po. Ito po ay smooth weld din. Yan, napakaganda naman po. Then ito po ay meron na pong dalawang battle cage mount. Tapos ang kanya pong fork ay bladed na. Ito po ay upgraded na dito sa Tosic R-Type D. Tapos sa kanya naman pong wheelset, ito po ay naka Kenda tires na 700x25C. Tapos ang kanya pong interior ay shredder bolt pa. Then ang kanya pong rims ay naka 40mm wide na meron pong 28 spokes. Then ang kanya pong hub ay Solon. Tapos dito nga po sa kanyang bagong model, ito po ay naka disc brake na. Ang kanya pong branding ay Yining, ang kanya pong calipers, tapos naka 160mm po na rotors. Ganon din po sa kanyang hulihan, naka 160mm din po, then naka Yining din po na mechanical calipers. Ang kanya pong saddle ay Tosic branded din, ito po ay aero saddle. Sinukat ko na rin po ang kanyang weight, ang total weight po nitong stock bike na ito ay 11.91. Ito po ay pwede nyo pa rin mapagaan, basta meron po kayong budget for upgrades. Napakaganda po nito para pagaanin, napakaganda po ng kanyang frame. Yan po ay Aero Tosic R-Type D, latest model from Tosic. Available na rin po yung barrel adjuster para po sa ating front derailleur. Para kung magtotono po tayo, madali na po ito para mag-adjust. So yun po mga pedal, dito na po muna natin tatapusin ang ating short review dito po sa Tosic R-Type D, na available po dito sa Bicay Bike Alangilan and Bicay Bike Santa Rosa. Tayo na rin po ang bumuli ito kanina, then natin po tinignan yung mga specs nito. Kung ito po ay inyong kursunada or interesado po kayo, pwede po kayo mag-message sa Bicay Bike Alangilan and Bicay Bike Santa Rosa. Lalagay ko na lamang po kanilang Facebook page sa description ng video nito. Or pwede rin po kayong mag-message sa aking Facebook page, si Krista Alae. Kung meron po kayong mga katanungan regarding po sa mga pyesa, bikes, at saka po sa ating mga adventures. So hanggang dito lamang po muna ulit mga kapedal. Don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa ating YouTube channel. And supportahan na rin po natin ang ating Facebook page. So tayo-tay po tayong maangat at lumalaki ang ating mga subscribers. So salamat po and kita-kita lamang po ulit sa mga susunod na rides at saka sa mga susunod updates. Thank you mga kapedal! Woohoo!